kapintor, good morning. Sobrang terik ng araw. So ngayon mga kapintor, nandito ako sa bayan ng General Lacar at nandito tayo sa Sulok Beach. So far, ang masasabi ko sa beach na ito, so-so. Hindi ko masasabing maganda, hindi ko rin masasabing pangit. Katamtaman lang mga kapintor. Pag pumunta kayo rito, makikita ninyo itong sinasabi kong buhangin na. Hindi ko naman matatawag itong pebbles, pero maliliit na bato. Meron ding portion na buhangin at meron ding portion na mga maliliit na bato. So wala tayong nakikita ang mga basag-basag na shell na nakahalo dito sa maliliit na bato. Puro talaga siyang bato. Ito yung makikita natin dito sa Sulok Beach. Meron silang mga ganitong kahoy. Hindi ko alam kung anong kahoy na ito. Pero itong mga kahoy na ito, tumutubo lang to sa tabi ng dagat at saka yung sa tabi ng mga matutubig na lupa. Kaya makikita mo itong mga kahoy na ito. Saka meron silang mga tinatanim ditong puno ng niyog tulad nito. Katatanim lang nila nito. Yan o. Mga puno ng niyog. Dito mga kabintor, makikita nyo may mga tinatanim silang mga puno ng niyog. Yung mga cottage nasa ilalim ng puno ng niyog na tinatanim nila rito. Pasukin na natin ito. Ganyan ang porma ng kanilang cottage. Ito ay nagkakahalaga ng 1.5. So buong gabi at buong araw na ninyo itong magagamit. May mga nagdala ng tent na mga naliligo rito. Siyempre, ipakilala ko kayo sa mga tropa kong alagan. Ito yung mga tropa ko, mga kapintor. Sila ang dahilan kung bakit ako napunta rito ngayon sa lugar na ito. Assorted riders. Assorted riders. Yan yung mga pugi kong tropa, maganda kong tropa. Yan. Okay, ito kape. Ngayon, wala na kaming... Abili pa. Ngayon wala na kaming makain kaya kwentuhan na lang. Ah, meron ba? Ayun oh. Bumili na pala. Tingnan muna natin kung ano ang nabili nila. Ano 'yan? Yellow pin. Sarap niya na. Wow. Banat. Wala nga, masisigod pa maglinis dito. Ito yung nga, ito na nga bumili. Pinahiwa-hiwa ko na. Okay yan. Dami naman tubig ko na. Ano yun yung kapitbahay namin? Makita yung ano. Nagngalit yung alon, no? Nagngalit yung alon mga kapintor. Talagang nagngalit yung alon mga kapintor. Wow! Halika mga kapintor, ipakita ko sa inyo yung ilog nila dito mga kapintor. Ang ilog nila dito napakalinaw pero maliit lang.
napakasakit lang din ng ano ko, ng paa ko. Dahil doon sa mga maliliit na bato. Pakita ko muna sa inyo kung paano sila naligo dito. Yan po mga kapintor, hindi na sila pumupunta doon sa ilalim dahil sobrang lakas ng alon. Kaya ang ginawa nila, umupo na lang sila dyan, nag-aantay ng alon na dumampi sa kanilang katawan. Yan po. Oh, tingnan mo po. Napakalakas po ng alon, kaya delikado para sa atin yung maligo doon sa ilalim. Kaya ang ginagawa nila dito, inaano na lang nila, hinihintay na lang nila yung alon na dumampi, humampas sa kanilang katawan dito sa tabi ng ano, dalampasigan. So ito yung sinasabi ko sa inyo mga kabintor na ilog nila rito. Napakalinaw ng ilog nila dito. Uy, ang sakit ng ano ko. Ang sakit ng paa ko rito mga kabintor. Lalo't wala akong sinilas. Ito po ang sinasabi kong ilog. Napakalinaw ng ilog nila rito. Pasyalan din natin yung isa doon. Meron pang isang ilog doon. Nagaling talaga siya sa bundok. Binisita ko na to kanina, kaso nga lang, madilim-dilim pa. Ngayon, bibisitahin natin uli at ipakita ko sa inyo kung magugustuhan ninyo itong ilog na ito. Tingnan niyo mga kapintor, napakalinaw ng tubig. Oh. Kung makikita natin yan, dagat. Yan, hinampas-ampas ng dagat. Tapos ito naman, yan, ang lakas ng, ano, ng tubig. Oh. Napakalinaw ng tubig. Oh. Dito naman mga kapintor, sa parting ito, meron naman silang, meron tayong makikita ng abandonadong building dito. Ano? Yan. Kaya titingnan natin ito. Abandonado na siya, hindi na siya inaalagaan. At nasa ilalim siya ng mga punong kahoy. Napakalaking punong kahoy. Oh. Ito, CR. May CR. Meron pa silang maliit na pools. Parang ginawa nilang dam ito. Eh. Yan. Akyatin natin dito. Diyan nagsimula yung tubig na ito. Tapos meron silang nilagay na hose ng tubig. At dito nila nilagay yan. Diyan nila nilagay. Ito mga kapintor, akyatin natin ng konti para may pakita ko lang sa inyo ng kapiraso lang. Kahit kapiraso man lang, may pakita ko sa inyo kung saan nagsimula itong tubig na ito. At saka yung mga tubo na yan, pwedeng inumin yan, itong tubig na ito. Pasukin natin ng konti mga kapintor, ano po? Akyat tayo dito. Akyat tayo dito mga kapintor. So mga kapintor, kung makikita natin itong tubig na ito, itong dinadaloyan ng tubig, ano na siya? Kung tatawagin sa amin, pang-pang na siya. So, delikado na tayong pumasok doon, lalo't wala tayong permission doon sa kanila na pumunta rito. Kaya,
hanggang dito lang tayo. Pero pwede ko pasukin yan kung hanggang saan talaga yan. Pero sa ngayon, nakikita ko medyo mabahaba pa ang lalakarin natin at saka pahirap na yung daan dyan. Ano po mga komentador? So, yan lang po maipakita ko sa inyo hanggang dito lang. Yan. Yung hose na yan, napakahaba hanggang doon. Yan po, medyo delikado na rito. Medyo delikado na rito, lalo't ako lang mag-isa at wala akong aviso sa mga kasama ko. Baka ano mangyari sa atin dyan. Kaya babalik na tayo doon sa baba. So ngayon naman mga kabintor, dito tayo sa side na ito. Ano po, tingnan natin kung po pwede ba dito mapasya na ng mga tao. Sa side na ito, ito naman makikita natin mga bato at saka buhangin na kukunting buhangin. Sobrang init mga kabintor. So dito sa side na ito mga kabintor, makikita natin itong mga rock formation. Ano po? Napakagandang rock formation dahil wala silang talagang ano, makinis yung bato. Hindi siya masakit hawakan. At saka kung makikita natin yung alon, nagangalit yung alon mga kabintor! Wow! Balik tayo. Yan. Dito tayo mga kabintor para makita natin yung alon. Ano po, hindi pala natin pwedeng sugurin itong alon na ito, napakalakas talaga. Delikado natin sugurin ito mga kabintor, kaya hanggang dito lang tayo. Ano po, para hindi naman delikado yung ano natin, para hindi naman delikado yung buhay natin dyan. Nabasa na tuloy ako, inaabot ako ng alon mga kabintor. So ngayon mga kabintor, delikado ang pumupunta rito. Ano po, kaya kung pumupunta dito yung mga bisita, kailangan mag-ingat dito dahil napakalakas ng alon. Antay. Yan. Isa pa. Basa na rin ako eh. So ngayon mga kabintor, yun lang muna ang maipakita ko sa inyo dito sa Solok Beach. Dito pa rin yan sa General Lakar. So hanggang sa susunod na video natin mga kabintor, abangan nyo ang mga susunod pa nating biyahe. Thank you!